Okay, so papunta kami ngayon ng Legazpi City. Kasi ipapalit namin itong Fortuner sa Navara. So ito naman po na Fortuner ang di-display namin sa Legazpi City. Then yung Navara ang dadali namin sa Sorsogon. Kasi meron pong viewing ng Nissan Navara and possible din i-apply sa atin. And while on our way, meron po kami sa inyo ituturo. Kasi nakalimutan namin ito nung na-feature namin ito na Toyota Fortuner na 4x4. So, ituro namin sa inyo yung paggamit ng cruise control. Marami kasi nagtatanong anong purpose ng cruise control. So, ito po siya. So, si Onyx na po ang nagda-drive. Ituturo po niya kung paano gamitin yung cruise control. But before that, Onyx, ano nga ba ang purpose ng cruise control? Ano nga ba? Cruise control. I-control lang niya yung cruise mo. Parang sa barko ba? Parang ano yan? Parang kung may autopilot, may auto driving, parang ganyan. Yan naman, automatic siya, nakaset yung ano, yung speed mo. So, i-set mo yung speed mo na kahit hindi ka umapak sa accelerator. Yes. I-maintain niya yung speed mo. Alright? So, halimbawa, mag-set si Onyx ng 60 km per hour na takbo niya. Kahit hindi siya umapak sa accelerator, maintain yung 60 na takbo. So, gagalaw lang siya kapag nag-brake ka or in-off mo yung settings mo ng cruise control. Okay? So, ito, hindi naman lahat na sasakyan mayroong cruise control. So, kapag mayroong cruise control, pwede nyo po ito subukan. Halimbawa, mayroon kayong bibilhin na sasakyan, magti-test drive kayo, pwede nyo po subukan yung cruise control. Okay? So, ngayon, ito ang dala namin, Toyota Fortuner na 2016 model, automatic V-variant. So, ito po yung set niya ng cruise control. Okay, so paano nga ba, Boss Onyx? So ito yung cruise control. Ayan. Ito nasa ilalim siya ng ito sa may steering wheel. Ayan. Ngayon, hanap tayong straight. Sige. Hindi pa naka-on yung cruise control ha. Ako pa yung nagko-control ng speed natin. Halimbawa, gusto ko siyang iset sa kung anong speed ang gusto ko. Halimbawa, boss, pakita mo, boss. Halimbawa, nasa 70 tayo, di ba? 70 kilometers per hour tayo. Okay. Tapos, in-on ko na yung yung cruise control. Ito na siya. Okay. Yan. Off, on. Ngayon, isiset na natin. May indications naman kung paano mo siya iset. Kung saan. Yan. Ngayon, pababa. Okay. Pababa yung turo ng set. Nasa 60 tayo, isiset ko siya. May lumabas din na set sa icon niya. Ibig sabihin, naka-on na siya. Okay. Naka 60 na tayo. Okay. Ngayon, yung pa ako, naka-taas na. Ayan. Siya na yung mismo yung hindi nagdadagdag ng RPM pag hindi naaabot yung 60 kilometers per hour. Ganito, paakyat. Kahit hindi ako magsilinyador, siya na yung nag-a-adjust ng RPM natin. Okay, so hindi siya maapak. Yes, i-maintain niya yung 60 kilometers per hour. Uphill man yan or downhill. Ngayon, nice. Magbe-brake ako. Nag-off na siya automatic. So, pag nag-brake off siya automatic. So, halimbawa, mas maganda to gamitin sa expressway, ganyan. Uh-huh. Yun naman. So, kapag nag-cruise control ka ba, ang 60 na takbo mo, pwede ba siya i-increase kung sakali? Halimbawa, nababaga lang ka, pwede mo ba siya taasan? Pwede. According to the lever, meron ditong plus and minus din. Okay. Halimbawa, nakaset tayo. Ngayon ha. Nakaset tayo ngayon sa 60 kilometers per hour. Okay. Tapos, gusto kong taasan sa 80. Okay. Wait lang. Perfect. Halimbawa, gusto kong taasan sa 80. Itataas ko lang yung lever. Okay. Yan. Tapos, pakita mo yung boss yung RPM yan. Magdadagdag yung RPM. At the same time, magdadagdag din yung speed natin. Nice. Kung gusto kong bawasan, bababad ko lang sa baba, sa minus yung lever. Parang siya yung nag-control ng RPM.
Okay. Ganun yun. Sige. So, pwede ba natin, boss, i-try sa medyo straight? May straight bang kalsada dito, boss? Mamaya, sa ginamatan. I-try mo na mag-set ka. I-set mo siya ng 60, then mag-increase ka ng speed and mag-decrease ng speed. Yes. Boss mo muna, boss. May pause yun. May pause ba to? Stop to eh. Okay, so straight na tayo na kalsada. Magta-try tayo. Pakita ko sa inyo. Yan. Naka-on na po yung cruise control ha, pero di pa nakaset. Ngayon, dito tayo sa 60 kilometers per hour magsiset. Yan. Siset ko na. Yan. Nakaset na. Then, 60 kilometers per hour na tayo, i-maintain niya yan. Siya na yung bahala sa RPM. Hindi na po ako naka-apak sa silinyador. Sa accelerator. Ngayon, dadagdagan natin ganito lang yan. Si RPM dadagdag din. And si speed, ayan na tumataas tayo. Hindi po ako nakapok sa accelerator ha. Ganyan po yung trabaho ng cruise control. Ayan, nasa 80 knot po tayo. Ngayon, babawasan ko. Bababa, minus. Ayan, bababa din yung RPM. And at the same time, bababa din yung kilometers per hour, yung speed. Yeah, kasi magbe-break na tayo at kurbada. So, yun. Para sa mga hindi pa kabisado yung cruise control, so at least meron kami na i-share sa inyo. Maraming sasakyan merong cruise control, yung mga malalaking sasakyan. So, pwede nyo ito subukan. Kasi, at least nakita nyo kung talagang working siya. Kasi kasama yun sa function ng sasakyan na bibili nyo. Alright? So, wait lang. Isa pa. Ang pag-increase ng speed na naka cruise control, pwedeng sa lever, pwedeng sa silinyador. Basta pag umapa ka ng brake, mag-off siya. Ah, okay. Alright. Alright, so, yun po. Thank you very much. So, kung may konting knowledge pa kayo, share na lang po kayo dyan. Sabi nga ni Doc Chris, sharing is caring. Thank you.